Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary, kamusta kayo? So today mga kahabi, gusto ko lang mag-discuss ng topic na ano. Naisip ko kasi na hindi ko ito nagawa dati nung nag-uumpisa pa lang ako sa vlogging. Tapos napansin ko sa mga hobbies natin, especially sa mga pet content, na laging present itong topic na to sa ano nila, sa kanilang mga videos. So naisip ko na no, better late than never, diba? So mga kahabi, today discuss natin yung mga ano, mga napansin ko, observation ko, especially sa mga nagpo-post, manakita ko sa mga kapitbahay, sa mga lugar. No, ito yung madalas na napapansin ko na mistakes na nakukumit, na nagagawa ng mga bird keeper o mga nag-aalaga ng ibon. So regardless mga kahabi, kung nagbe-breed ka ng ibon or gusto mo lang mag-alaga for display, no, halo-halo ito, itong mga napansin ko na issue na to. So unang-unang mga kahabi na napansin kong mali or mistakes, no? Na common mistakes na nagagawa nila is yung incorrect pairing. So maraming incorrect pairing mga kahabi eh, no? Napansin ko minsan may nagtanong sa akin dito sa ano eh, sa channel, pero pwede raw bang pagparisin yung African lovebirds tsaka parakeet, no? Kasi yun daw yung pinagpaparis niya. So yun yung isa kong napansin na unang-una, no? Mali ang pares, mali ang pairing. Hindi po pwedeng magsama ang African lovebirds at ang parakeet, most likely, no? Hindi ko sasabing hindi pwede at all, pero may reason kung bakit hindi sila madalas pinagsasama, especially kahit sa flight cage or sa breeding cage, no? Yun yung madalas na napapansin kong mistakes, no? Mali ang pairing. Minsan alves to kids, no? O kaya alves 1, no? Yung mga non-eyeing to alves 2 eyeing. O kaya minsan yung pareho naman silang alves 2 or pareho silang eyeing, kaso ang nangyayari Fisher to Perso. So yun yung mga papansin kong mga usual na mistakes na pwede naman sanang ma-prevent kung ano lang, kung nag-conduct ng prior research or information gathering yung mga bumili ng mga ibon or yung mga nag-aalaga, no? Kasi sayang eh, sayang yung time, no? Sabihin natin gusto mo lang mag keep ng ibon para display. May mga ibon na magandang pagsamahin o dapat magkasama, at may mga ibon talaga na hindi pwedeng magkasama, no? So yun yung mga napapansin ko na ano, una-una incorrect pairing. Next naman mga kahabis, ito ano din eh, usual na mistake na nagagawa ng mga kaibon natin, yung gender mismatch, no? Kasi especially sa mga African lovebirds, kakatil, or dun sa mga ibon na kinikip natin, ha, hindi mo ma-determine yung gender based lang sa appearance, no? African lovebirds, kakatil, yung ibang mga finches like society, yung mga diamond fartail, mga ganun. So napapansin ko madalas nakukumit nila na parehong gender, parang lalaki, parang babae. Tapos magkatanong sila, ba't kaya hindi mag-breed? Or kaya ba't hindi kaya na-prefertile, hindi mag-egg? Yun nga ang reason, kasi both gender is similar, no? Pareho ng gender, parehong lalaki, parehong babae. Yun yung sa mga napapansin kong mistakes. Siguro sa mga parakeet, madali lang i-determine sa mga parakeet, golden finches, sa mga zebra finches, you know, no? Yung mga madaling i-determine based sa appearance yung gender. Pero doon sa mga mahirap, siguro mag-ano, bago kayo bumili, mag-ano muna kayo, maghanap kayo ng reliable source or reliable na seller para hindi kayo basta-basta maloko. Kasi minsan sasabihin, oh, ano to, banded pair, lalaki to, babae, sure, pero hindi naman, no? So isa yun sa mga mistakes or mga lapses na nakikita kong na commuter na nagagawa, na nangyayari sa especially sa mga newbie, no? Hindi ko dinedegrade yung mga newbie, ah. Ginagawa ko tong video na to para sa ano eh, para sa inyo rin, para sa mga kahabi natin na gustong mag-try. Kasi nakikita ko kasi doon mga kahabi, pag nag-make ka ng pagkakamali, itatama mo siya. Kaso ano na, sayang na yung meron ka nang na-waste na resources. Sabi natin, bumili ka ng alves 1, pinarisa mo ng alves 2. Natutunan mo na ngayon yung gender. Bumili ka ngayon ng natutunan mo na yung correct pairing. So bumili ka ng either another alves 1 or another alves 2.
ano yung gawin mo sa isang Alps One, di ba? Sabi natin nabili mo siya ng 500. Hindi mo naman siya mabibenta ng 500 eh. Sabi natin mabibenta mo siya ng 300. Di ba? Sayang yung 200 na nawala. Saan napunta yung 200? Wala. Di ba? Para bang... Ano kasi tayo eh, alam niyo yung consumerism. No? So, inaano ko lang talaga na ma-utilize natin ng maigi yung mga ano natin, pera natin, no? So next, mga kabi, ito. Napaka-common din ito. Incorrectness box sizes. So may mga nakikita ako bumibili sa pet shop. Kasi sa pet shop madalas andun na yung cage, andun na yung nest box, andun na yung ibon. So mangyayari diyan, mapapadaan si buyer, maiinganyo, bibili ng ibon, no? Pagkabili ng ibon, bibili na rin ng cage doon. Bibili ng cage, bibili na rin ng nest box. Magtatanong, magkano tong nest box na to? Oh, 8x8x10, ano po? 180, 200. Ito mas maliit, magkano? Ay, mas maliit, ano po? 6x6x10. Ano na lang? 120. Ay, mas mura to. So ngayon, yun ang binili. Eh, ang ibon niya, African lovebirds. So ngayon, nung nag-breed yung ibon niya, tataas sa ba't namamatay yung mga inakay niya, ganyan, kasi ang liit ng cage. Ay, ang liit ng nest box. No, alit ng nest box, hindi appropriate sa kanila. Pero niya ako nakita, ano eh, African lovebirds yung alaga niya. Pero yung nest box na binili niya ay pang finches, yung ganito. Yung ganito, alit masyado. Kasi, hindi ubre. So, ako naman, siyempre, hindi naman ako nang di-discriminate. Gusto ko lang itama, kasi sayang na naman, di ba? Sayang yung chance na nagbe-breed na yung ibon nila kaso hindi mag-breed successfully kasi yun, mali yung size ng nest box. So yun, mga kahabi, bago kayo bumili ng ibon, pag-aralan nyo kung ano yung ibon na bibili nyo para madedetermine yung gender, anong nest box na kailangan size, anong cage size yung kailangan, no? para kasi iba excited bumili, bili agad ng ibon, wala pang cage. Ngayon, naghanap siya ng cage nearby. Wala siyang makitang cage na perfect talaga, suitable para sa ibon niya. Binili niya na lang yung kung ano yung available. Diba? So, mga kabi, huwag kayo masyadong magmadali. Ang ibon nandyan lang yan. Isa rin yun. Nest box size, mali. Pati cage size. No? Meron ako nakita, bumili siya ng cage. Kaso binili niyang cage yung pang rabbit. Nilagay niya Alps. Eh syempre yung bukasan ng pinto, masyadong malaki para sa ibon. So tingnan ko kapakain siya. Nakakawala yung ibon niya, natakasan siya. So sayang, 'di ba? Tapos meron din minsan yung cage sobrang liit. Minsan naman sobrang laki. So kailangan makakabi ano. Diyan naman ang YouTube, diyan din ang Google, i-research niyo kung ano yung perfect na requirement ng mga ibon na aalagaan ninyo. Another thing, mga kabi, isa pa na napansin kong mga usual na pagkakamali is yung bird seed, no? Yung pagkain ng ibon. Kapag mag-aalaga ka ng ibon, syempre isa dapat sa inuuna mong aralin yung diet nila, no? Meron ako nakita, ang alaga niya puro parakit lang. Ang binili niya naman ay African mix. Sa African mix naman kasi, mga kabi, wala namang problema. Kakainin naman yon ng mga kids. Pera lang dun sa napansin ko, pero lang dun sa sunflower kasi hindi niya kayang buksan kasi maliit lang ang beak, maliit lang ang tuka ng mga parakeet. Ang kaya lang nila is yung mga millet, no? Mga millet, mga canary seeds, yun ang kaya nila. Oat growth. So okay naman, hindi naman magugutom yung kids mo kung pinakain mo ng African mix. Yun nga lang, sayang yung mas mahal pa naman ng African mix. So sayang yung ano eh, sayang yung dagdag bayad para dun sa mix na merong sunflower seeds na hindi naman nagagamit, na hindi naman nakakain. So, sa African naman, nakita ko minsan pinapakain ng prutas, pwede naman, pero hindi lahat ng prutas, no? Hindi sila lahat ng prutas pwede sa kanila. Like, iba kasi sanay daw mag-alaga ng Martinez, ng Maynard, no? So, aralin muna, mga kabi, no? Isa yun sa mga usual mistakes na nakukumit. No? Yung diet, wrong diet. Sir, may nagpa-advise sa akin, nga pula, dito na ito sasagutin. Yung African lovebird daw niya, ang pinapakain lang daw niya ay bird seed. So, sir, I suggest pakainin niyo po yun yung mix na ng Triple Crown na African mix. Meron na po yung white millet,
meron na yung canary, merong oat groat, meron siyang red millet, meron siyang sunflower at merong sunflower. So, mas maganda mga kabib, yun na lang bilhin mo, no? Para iwas, ano na, iwas abala. Bibilhin mo lang sa kilong African mix para sa African lovers. Pwede na rin yan sa, ano, sa kakatil. Good for kakatil na yun and good for, ano, African lovers. Sa mga, ano naman, sa mga parakit naman, meron din ang, ano, meron din ang triple crown na canary mix. So, yun ang binibigay ko sa kanila. So, another thing mga kabib, nakapansin kong ginagawa or nakokommit na nagagawa ng mga mistakes sa pag-iibon ay yung age mismatch. Sobrang layo ng age, no? Yung ibon mas matanda yung isa ng dihama kaysa dun sa isa. So ang mangyayari, mabubuli yung mas bata. Okay lang na mas matanda ng konti, mas matanda ng 4 months, 3 months, minsan 1 year, pero dapat fully matured na pareho. Ang nangyayari kasi, napapansin ko, matured na yung isa, pero yung isa juvenile pa. No, either matanda yung hen or matanda yung cock. So, sobrang juvenile ng hen, sobrang juvenile ng cock. So, dapat makahabi, magising edad kung mas maaari or kung hindi man sakto-sakto. So, close yung age nila. Kasi, hindi yan kagaya ng tao makahabi na yung 30 years old at 29 years old, 1 year lang ang pagitan pero okay. Sa mga ano ibon makahabi, yung 1 year na yon, malaking gap yon, no, sa animal years. So keep that in mind mga kabi, no, na mas iwasan natin sobrang layo ng ages ng mga alaga nating ibon. So ito pa mga kabi, na napapansin ko, premature pairing. Ano ba yung premature pairing, no? Yung bata pa lang, hindi pa sila nagmumult, pinagsasama nyo na sa cage. Ang nangyayari mga kabi, pag nilagay mo kasi sila sa breeding cage, yun na yung mismo yung mundo nila eh. No? Ang liit. Ang may sasuggest ko mga kabi, kung meron kang ganun, kung meron kang young o juvenile, kailangan mo muna silang pamaturin dun sa yan to, sa flight cage. Mamature na maigi yung katawan nila dyan kasi dyan mas makakagalaw sila, mas malaki yung moving room nila eh. Mas malaki yung room nila. Unlike pag nilagay mo agad sa breeding cage, ang liit lang. Kasi sa breeding cage, isa lang ang ano nila dyan eh. Isa lang ang mission nila is mag-breed, no? So kung bata pa lang, nilagay mo sila dyan, no? Hindi sila napag-exercise, hindi na iigi yung katawan nila, hindi sila magmamature na maayos. So mas mainam mga kabi, tsaka yung mga kabi, kapag masyadong maaga binred, sabihin natin pwede na sila mag-breed by itong gantong age, kaya na. Lagi namang nag-e-egg ba, hindi siya masyado pang bata. No, mas maganda mga kabi, no, iwasan natin yung premature, ano, yung premature breeding or yung pag-breed ng mga premature na ibon. So, next mga kabi, ito, isa pa. Ganda itong, ano to, itong item na to. Ma, napapansin kong, ano, reason, or napapansin kong mistakes. Masyadong excited mga kabi, no, masyadong excited yung bird keeper. So, ang gagawin niya, madalas siya check sa nest box. Tapos, ang ginagawa niya ay panay sa huli ng ibon. Huli siya ng huli ng ibon niya. Tapos, kung pagmasdan niya ibon niya, talagang ganyan. No? So, talagang close na close siya dun sa cage. Talagang wala ka problema, mga kabila. Ito tayo na excited. Eh. Kaso, meron nga tinatawag na too much. No? Too much is bad. No? Too much of something good is bad. No, gagawa nila, para sila bukas ng nest box. Kasi ang mga ibon, mga kabi, especially yung mga pairing, lagi nagtatago sa loob ng nest box eh. No, gagawa ng mga ano, yung iba, sobrang excited, laging kinakatukin nest box, bubuksan para lumabas. Tapos magmamasdan, papasok sa nest box, kakatukin, lalabas, titignan, gano'n. O kaya, kapag nag-egg na yung breeder nila, panayin check, everyday i-check. No, laging nabubulabog yung ibon. O kaya, laging palit ng kusot, palit ng ano, alam mo yun, yung sobrang excited na masyadong pampered yung mga ibon. Hindi yun maganda eh. No? Hindi maganda yung gano'n na lagi mo silang bubulabog. No? Lagi mo silang panay kalagay ng kung ano-ano mga accessories. No? Masyadong excited, gigil ka masyado, in short, gigil ka masyado sa ibon. Parang kating-kating yung kamay mo, hawakan, tignan, wala kang problema eh, tignan mo afar.
ay ano mo lang, i-observe mo lang, panoorin mo. Hayaan mo sila, let them be. Pero huwag mo silang i-push na gawin yung bagay na gusto mong gawin nila. Like, mag-perch lang. Hindi nila gagawin yun ng dahil sa kagustuhan mo. No? Eh, mga kahabi na napansin kong isa sa mga ano eh, mga malalaking mistakes na nakukumit or nagagawa ng mga bird keeper. Masyadong excited. Kasi, eventually, mga kahabi, pag yung behavior natin, ganon, hindi magbe-benefit ng ibon dun eh. No? Actually, makakasama nga yun sa kanila eh. Nai-stress sila, pwede mamatay, pwede hindi mag-breed, mamatay inakay, hindi limliman yung itlog. No? Huwag masyadong excited, mga kahabi. Nagigets ko naman kayo, dahil ako din before. Pero ako kasi, natutunan ko paano mag-hold back. No? Hindi ako tambay lagi ng aviary ko eh, nung nag-umpisa ako. Pupunta ako sa umaga, papakain ako, papalit ng inumin, dilinis ng konti. Titignan ko sila ng mga 30 minutes to 1 hour. Tapos alis na ako. Check ko na lang ulit sila sa hapon bago maggabi. Tignan ko kung okay po sila, gito ganyan. The afternoon, ganun lang. Hindi ako yung buhay ko or yung most of the day ko eh, ni-spend ko sa aviary para i-check sila. No? Kahit sa aso, mga kahabi, may mga gano'n eh. Especially mga bata, napansin niyo yung mga bata pag meron silang tuta. O kaya pag meron silang yung mga napanalunan nilang ano, napanalunan nilang sisiw doon sa palabunutan. Kala niyo yung naglalako, nagpapabunot ng sisiw. Ngayon, pag meron na silang sisiw, nakuha na yung sisiw, ang ganda pa ng kondisyon ng sisiw, masiglang masigla. Kakahawak, kakasagis-sagis ngayon, kakahawak, nalalamog, natatamla yung ibon, ay yung manok o yung aso, kakahimas-imas, ganyan. Nangyayari, hindi tumatagal yung buhay, no? Namamatay din agad yung mga hayop. So, be careful mga kahabi, no? Hold back your giggle. Hold back your giggle. So, ito, another thing mga kahabi, is too much accessories sa cage. No? Wala namang problema regardless kung anong alam mo, kung anong trip mong gawin, mag-breed ka ng ibon or meron ka lang yung, alam mo yung minsan yung pet bird lang, nakalagay lang sila sa magandang cage, meron doon mga makukulay na accessories, no? Pero huwag yung sobra, kasi pag sobra mga kahabi, inaagaw na nung mga accessories yung space para sa ibon, para lumipad sa loob ng cage, no? Huwag masyadong ano, masyadong gawin mo parang ano yung cage, huwag mo masyadong gawin parang Christmas ano, Christmas tree. Huwag nga lang parang sabit na gano'n. So, okay na yung a few na mga pwede nilang kutyutin. Especially yung mga hindi naman nagbe-breed ng ibon, yung mga meron lang sa loob ng bahay. May mga alagat na dalawa, tatlong parakeet, dalawa, tatlong lovebird. Meron lang silang mga accessory doon, yung mga salamin, o kaya yung mga curls na pwede nila salitan, mga perch na makukulay, mga ganon. Okay na yun, huwag yung sobra, kasi pag sobra, ang nangyayari, hindi na sila makalipad. Kasi ibabangga sila, nagiging hindrance, nagiging yung accessory parang nagiging obstacle. No? Meron niya ako kahabi, meron akong pinuntahan, ay meron ako na-meet na kahabi natin. Hindi inaasahan. So, na-meet ko siya. So, sabi niya sa akin, kahabi, bakit niya ayaw mag-breed ng ibon ko? O kaya, nag-iitlog, pero laging infertile. Ang alaga niya pala mga kahabi parakeet. So, nakita ko yung parakeet niya. Ganda naman. Ganda ng ano, balahibo. Talaga masiglang masigla. Parehong, ano, parehong magandang kondisyon. Lalaki, babae, sure na sure. Brown na brown yung ilong ng ano, nung hen. Tapos blue na blue yung ilong nung cock. Talaga ko sabi, sure to dapat eh, mag-breed dapat to eh. Lagi daw clear eggs nung napansin ko mga kahabi. Ang perch na gamit niya doon sa breeding cage niya, yung swing. Yung nagsaswing, yung... Yung parang kahoy na ganyan. Tapos merong dalawang parang wire. Tapos ang gaya, pag pagpatong ng ibon, magsuswing siyang ganun. Swing siya. So sabi ko, hindi talaga makakabuyo yung ibon mo kapag dyan pumapatong. Kasi, syempre, pag naka-perch doon sa swing, pag pumatong na yung isa, magrarattle yun eh, magsuswing yun. Gagalaw. Kaya hindi sila makapag-wait na maayos. Swerte mo na lang kung yung ibon mo sa sahig nag-memate. Pero sabi ko, most likely ito yung reason eh. Ito yung reason bakit laging clear eggs. Sa perch nag-memate, tapos hindi makapag-mate successfully kasi swing yung nakalagay eh. Swing.
Cute nga naman, may sling to kasi. Yung swing, sa ano po yan nilalagay? Sa flight cage. Hindi yan sa breeding cage nilalagay. No? So, sa yun, no? Isa yun sa mga naitang reason. Ay, mga mag-aamali. Too much accessory. Tapos, yung accessory, improper para dun sa intention. Intention mo palang mag-breed. Pero yung, ano mo, yung accessory ng breeding cage mo, pang flight cage. No? So, yun, isa yun sa mga naisa kong pagkaamali. And last mga kahabi na napansin ko is yung kung saan nila nilalagay yung cage. Perfect lahat. Ibon, babae, lalaki. Parehong mature. Yung accessory or mga gamit sa loob ng cage, perch, cattle bone, inuminan, pakainan, that's it. Kaso mga kahabi, nakalagay sa ano, sa kusina. Napansin ko meron isa sa kusina. Diba, kusina, ito yung stove, lutuan. Nandun sa taas ng lutuan. Ano sa taas yung lutuan? No, yung lutuan yung ibon. No, parang cabinet. Kala ko na, makakadi po ako yan. Kasi syempre yung init. Steam. Antika. Init. Apoy. Gas. Papunta dun sa ibon. Eh, ikaw ba naman nandun eh? Diba? Parang kino-torture. Isa pa, lalaglag yun sa kinakain. Yung mga poop nila pala ibon. Since lalaglag sa kinakain. Isa yung mga nakita ko talaga mo. Huwag ganun. Meron naman ako nakita. Nakalagay lang siya sa open. Open lang ha. Cage. Mga cage, ganito lang din. Magkakapatong. Magkakapatong lang. Tapos meron lang ano, meron lang siyang tarpaulin na nakalagay. No? So parang, wow, ano naman yung mga ibon. Kasi pag umulan, umaraw, init na init, kaya basang-basa. No? So parang, hindi siya okay. Kailangan mga kahabi, at least yung ano eh, yung hindi sila masyadong hinahagingan ng hangin. Tama yung ventilation, kagaya nito, tama yung ventilation. Pero kapag humangin ang malakas na malakas, hindi sa kanya sa pool na sa pool. No? Kapag umaga, hindi sobrang araw. Aarawan to, sinigang araw galing dito sa right. Ah, at maarawan silang konti. After nun, wala na. Mas may mga shades na mga kasi dito, kaya hindi sila sobrang init na init. No? Excuse me. So, yun yung mga, ano, yun yung mga kailangan nyo i-consider. Yung placing, proper location ng mga ibon sa cage sa bahay ninyo or doon sa area niyo, sa place ninyo, no? Make sure na hindi sila babad sa araw. Pag umulan, hindi sila exposed sa ulan, no? Tapos hindi sila exposed sa sobrang hangin, sobrang draft ng hangin, sobrang lakas ng hangin. Tamang hangin lang, kagaya nito yung hangin, okay lang, dama, pero hindi iniinda, di ba? So, yun, mga kabi, kung saan nyo ipoposisyon, minsan sa garahe, okay na yun eh. May nakita ko sa garahe nakalagay, okay eh. Pero syempre, hindi rin maganda kasi minsan syempre magpapainit ka ng sasakyan. No? Syempre, kung yung exhaust ng sasakyan mo, diba, owner, ang pagkaprada mo, ganyan. Ang likod nandito, kasi ito yung mga ibon mo. So, umaga, bago ako pumasok sa opisina, papainitin mo muna yung sasakyan mo, syempre, hindi naman pwedeng umandar ng right after cold start. Alam mo yung ina, sila yung nag ano, sila yung nag-i-inhale o consume ng mga carbon ano eh, carbon dioxide. So maganda ka mga kahabi, yung lugar nila is yung ayan, kaya sabi ko, hindi masyado mainit, hindi masyado malamig, tama yung sikat ng araw, hindi babad yung sikat ng araw, tapos hindi masyadong maraming tao. Kasi kailangan ko mga kasi mga kahabi, sabi mong friend yung Avon natin, hindi sila sanay na sa presence ng tao every day, every time. So, kagaya ko nito, pag alis ko rito, bukas na uli. No, mga kabi. So, i-consider natin mga kabi, kagaya ang sasabi ko, bago kayo mag-alaga ng ibon, research muna, diet, housing, requirements, accessories, lahat yun, i-research nyo. Tanong-tanong sa group, may mga group tayo sa Facebook, ang daming mababait na mga kabi dyan. Pag nahiya kayo, PM nyo, ano nyo ako mga kabi, message nyo or comment nyo down below. No? Hindi ko man kayo masagot sa Facebook. Kasi pag sinagot ko kayo sa mga message, kayo lang yung nasagot ko. Gagawin natin, itanong nyo sa akin, isasagot ko through sa video. No? So, I guess yun lang mga kahabi. No? Sana mapanood to ng mga gusto, aspiring na mag-start sa bird keeping bago kayo magsimulang bumili ng ibon. No? Consider watching this mga kahabi, share nyo to. Kung nagustuhan itong video na to, please hit that like button mga kahabi. No? I guess yun lang for this topic. Sana
na-appreciate nyo itong episode na to. At kita-kita tayo ulit sa mga susunod itong video. Shoutout nga po pala kay Eleanor Esguera from Sydney, Australia. Shoutout kay Habi. At kay Sir Jun Munoz, no? Shoutout po sa inyo, sir. Happy bird keeping. And shoutout nga pala kay Paring Denmark. Paring Denmark, Never Bird One. Shoutout sa'yo, pare ko, eh. Yes, yun lang mga kabi. No? Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang video. Kaya nalagi ko sinasabi. Ingat lagi. God bless and happy bird keeping.